Kung mapapansin niyo po mga ka-agri, ay medyo dumami po yung ating mga alagang manok na nandito ngayon sa ating bagong manukan. Dahil nga kahapon ay dinala na po natin itong ating mga offspring ng ating Brahma. So ito po yung mga naging anak ng ating pagbibreed ng ating Brahma hen and yung ating Black Astrolorp na rooster. So bali ito na po lahat yung ating mga manok, mga kaagri na dadalhin dito sa manukan. So ang gagawin na lang po natin ay paparamihin po sila dito sa ating bagong manukan. So sa ngayon ay medyo umuulan, malakas po ang ulan ngayon. And kahapon ganun din, sa ganitong oras din. So kahapon pala, maalala ko lang, ay pinaliguan natin itong ating mga alagang manok bago natin dalhin dito sa bagong manukan. So kung naging problema mga ka-agri, napakaganda ng sikat ng araw kahapon. Tapos nung napaliguan natin yung ating mga alaga ay bigla pong umulan. Kala ko po may magiging mortality tayo ngayong araw, pero sa awa naman ng Diyos ay wala naman pong naging problema sa mga manok na dinala natin dito. Kaya lang medyo matamlay yung iba, parang magkakasipon. Kaya bukas ay bibili po tayo ng gamot para sa sipon. And pinakawalan na rin po natin sila para naman po masanay na sila dito sa lugar and makahanap din sila ng mga ibang pagkain na makukuha nila dyan sa labas. And nagdala rin tayo dito kahapon, or dinala na rin po natin dito yung mga Muscovy ducks po natin na ducklings. So dito po sa unang batch ay may naging 5 ducklings po tayo na napisa. So ayan po sila, medyo malalaki na. And dito naman sa kabila, dito sa brooder, yung brooder natin na to, so dinala ko na rin po dahil ito lang naman yung kaya kong buhatin. At ito po yung pinakamagaan, kaya ito lang muna yung dinala ko. And nilagay ko na rin po dito yung 14 heads na ducklings din. Ito yung second batch na napapisa natin ngayong taon. So kung mapapansin nyo, puro ducklings lang muna yung ating dinala. Dahil nga yung mga pato natin doon or Muscovy ducks natin na malalaki ay nangingitlog po yung iba. Excuse me. And yung iba is naglilimlim. Bali ang balak ko po, bali ang balak or ang plano, kapag namisa na po yung ating mga naglilimlim ay dadalhin na po natin dito at dito na po natin sila aalagaan. So yung mga Muscovy ducks natin ay gagawan din natin sila ng sariling area. Pero sa ngayon, dahil ito lang muna yung structure na nandito sa atin, ito muna ang pabahay ng manok, ay pagtsatsagahin muna natin na magsama-sama po sila lahat dito. At kahapon is siningit na rin po natin gumawa ng kanilang pugaran or paitugan. So may dala po tayong 6 kahapon, kaya lang 5 lang po yung nagkasya sa area na to, yung ginawa nating patungan ng pugad. Kaya 5 lang po yung nilagay muna natin. Balak pa po nating magdagdag, kaya hanapan po natin ng pwesto. And pagpasensya nyo na rin po at medyo makalat pa dito sa ating manukan, marami pang kulang. So hindi pa tapos yung mga side na ginagawa natin. So medyo naabala po tayo sa gawain dahil nga po sa kita nyo naman ngayon, umuulan na naman. And actually ngayong araw ay meron tayong hinihintay na kasama natin dito na maglilinis po sana dito, magra-grass cutter, dahil plano na rin po natin magtanim ng mga gulay. So problema ay umulan nga, baka hindi na po siya natuloy. Baka bukas na lang po natin ulit ipapalinis yung area na to. So unti-unti na rin po natin magtanim dito ng gulay at mga prutas. And mga nyog siguro magtatanim din tayo. Kaya lang yun nga lang na ano po tayo na abala dahil nga po sa tuwing hapon ay umuulan na po dito sa area. And kung makikita nyo, napakaganda na pong tignan yung ating mga alagang manok. So sana ay maparami natin sila ng maayos. So tayo po yung natutuwa sa sitwasyon ngayon dahil kung makikita nyo ay malulusog naman yung ating mga alaga. So gumagala-gala na po sila dito mga kaagri, lumalakas na naman yung ulan. Siguro marami silang makain dyan mga kaagri para ano. And yun din po yung plano natin, yung
alagaan natin sila ng wild dito sa wild. So papakainin lang natin tuwing umaga at hapon para naman hindi sila lumayo. And talagang inano po natin yung pugaran dahil ayaw po natin na kung saan-saan lang sila mangingitlog baka kagri. So malaking bagay po itong pabahay na to para alam nilang mayroon silang uuwian. And napaka-importante yung pakainin natin sa umaga at saka sa hapon para masanay po sila.